Painitin ang kawali at ilagay ang mantika. Pagkatapos, igasa na ang sibuyas. So after nyan, iseset aside lang natin siya kasi mamaya natin siya ilalagay sa finale pag naluto na yung ating chicken bistek. Ayan, mukhang okay na siya. So tanggalin na natin, hangoyin na natin at iset aside. So ilagay lang natin siya sa gilid. So ayan, ilagay na natin ang bawang. Umpisahan na natin ang pagluluto. Bawang. And ito yung ating marinate na chicken. Nilagyan ko lang yan ng kalamansi, toyo, paminta at bawang. So ayan, habang nagbabrown na yung ating bawang, isunod na natin dyan yung ating chicken. So isa-isa natin ilagay yan para masaya. Masaya? Ayan. And ang kagandahan dito sa aking non-stick na kawali ay non-stick talaga, hindi talaga dumidikit. So walang dumikit dyan, ni isa dyan sa karne na yan. Yun yung kagandahan dyan. Mura lang yan, bili na kayo. Char. And ito, itabi muna natin itong pinagmarinadan natin. And ayan, takpan na natin yung ating niluluto. And ayun na nga, kumukulo-kulo na siya. And syempre, balibaligta rin natin yan para maging balance yung pagkakaluto ng karne. Pero minsan, diba, sa pagbabaliktad natin ng karne, meron talagang karne na palaban. Ayan o, katulad niyan, palaban, ayaw magpabaligtad. Kala mo mananalo ka. And ayun na nga, so tuloy-tuloy lang sa pagbaligtad and takpan. And ayan, kumukulo na siyang muli. Hintayin natin siya na as in matuyo na matuyo para mas masarap at masipsip talaga nung karne yung flavor na ating ginawa. So ayan, mapapansin natin nagmamantika na siya. Yan, nagmamantika na siya. Ang kailangan nating gawin is tanggalin yan. Kasi nagpo-produce ng sariling mantika niya yung chicken. So kailangan talaga natin siyang tanggalin para yung luto natin is hindi ganun kamantika. And ayan, natanggal ko na yung mantika na yan. So medyo madami-dami yan. So good na siya. Yan, halu-haluin lang natin ng haluin para mas matuyot ba, mas mag-dry ba yung ano, yung niluluto natin. Kasi ang magiging sabaw nito is yung sinet aside natin na galing doon sa marinate natin. And lagyan natin ng konting tubig. So, para mas maluto lalo yung chicken natin. Mas lumambot, mas masarap kasi yung malambot talaga niyan. And ayan, takpan natin at pakuluin. So ayan, kita naman natin siya dito. And ayan, kumukulo na siya. So kailangan lang natin na hintayin siya na mabawasan yung sauce niya at masipsip tong karne. So ayan, ayan na siya. Halos konti na lang talaga yung katas niya. So nasipsip na nung karne yung flavor na ginawa natin. At pagkatapos nyan, ilagay na natin yung sinet aside natin na sauce. And ayan na siya, kumukulo na siya. At ayan, amoy na amoy ko na talaga yung aroma na nanggagaling dun sa sauce. At syempre, ito na yung final natin. Ilagay na natin yung ginisa natin kanina na onion. Ayan yung dagdag flavor sa ating chicken bistek. Ayan, halu-haluin lang siya para ma-mix ng maayos. And tada! Luto na ang ating chicken bistek. So, first time ko siya, pwede nyo siyang gawin. Yung chicken bistek na yan. Hindi lang sa pork, pwede ang bistek. So, pwede din siya sa chicken. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And salamat po sa mga nagre-react. Paki-like and share na rin po. Bye-bye!